Isa pong magandang araw ng Sabat po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si Brother Charles Prado. At muli po ay bumabati sa inyo na isang magandang araw ng Sabado po sa inyong lahat. Happy happy Sabat po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga tagapakinig dyan, sa inyong mga radyo, sa inyong tahanan. Ay amin kayong pinupuri muli sa umagang ito. Pinapasalamatan ang patuloy niyong pakikinig at pag-tune in sa ating pong programa dito po sa Gospel Radio. Ngayong araw ng Sabat ay tayo po ay magpapatuloy sa ating pong pag-aaral at mamaya sa mamayang hapon saka natin po pagbigyan ang pagkakataon sa pakikinig po ng mga awit ng papuri sa ating Panginoon sa araw ng Sabat na ito. Pero sa oras na ito ay ating pong tayo po ay magkakaroon po ng mga pag-aaral na tulad po ng ginagawa natin sa mga nakalipas na araw habang hindi pa bumabalik po yung ating tinatawag na new normal, no, ng ating mga programa sa iglesia. Ayan ay ating pong bibigyan ng pagkakataon na gamitin ang ating pong himpilan para maipahayag sa inyo, sa ating mga tagapakinig, ang salita ng ating Panginoon sa pag-aaral po ng ating mga leksyon, yung Eskwela Sabatina o Sabbath School Lesson na ating pong ginagamit sa ating pong pag-aaral. Kaya yan po ang ating pong igagawin sa Sabat na ito, at ang iyong lingkod ang siyang mangunguna po para sa ating pong review lesson. Pagre-repaso po ng ating leksyon na ating napag-aralan noong nakalipas na araw ng Sabat. At mamaya po sa ating present lesson ay tayo naman po ay pangungunahan ni Brother Samuel Andres sa ating present lesson, sa ating pong bagong leksyon na ngayong quarter na ito, no? At bago po natin umpisahan, mga kapatid, tayo muna po ay magkaroon ng maikling panalangin para hingin po natin ang patnubay ng Banal na Espiritu sa ating pong pag-aaral. Ating pong iyo ko ang ating mga ulo. Panginoon naming Diyos, kami ay lumalapit muli sa inyong banal na harapan sa araw ng Sabat na ito upang pasalamatan ka, papurihan ka sa lahat ng mga pag-iingat sa kalusugan na patuloy mong ipinagkakaloob sa amin. Salamat po muli sa panibagong Sabat na ito na inyong ipinagkaloob sa amin upang sa araw na ito ay kami makapaglingkod ng buong araw sa inyo sa pamamagitan ng pag-awit, pag-aaral ng iyong banal na salita at patuloy na pag-aaral sa mga magbibigay sa amin ng inspirasyon sa pamamagitan ng iyong mga katotohanan. Amin ding hiling ang kapatawaran sa aming mga pagkukulang at sa aming mga kasalanan, at inyo rin pagpalain ang mga tagapakinig po namin, at pagkaloob nyo ang kanilang pangangailangan sa araw-araw, lalong higit po sa pangkalusugan. Ito po ang aming samo at nalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, maraming salamat muli at ating pumbigyan ang panahon para tayo po ay makapag-aral muli at mamuni-muni, mahimay natin ang mga mahalagang punto dito sa kasaysayan po ng inyong lingkod na si Moses. Itong ating pag-aaralan dito sa ating pagre-repaso ng ating pong leksyon. Pero bago yan mangyari ay gusto ko muna pong batiin ang ating mga masugid na tagapakinig na isang nakalipas na Sabat ay hindi ko po kayo nabati. Plano ko po sanang mag-live on Facebook last Sabat, no, doon sa amin sa Pangasinan. But the problem po ay nag-brown out. Yan, kaya hindi po natin magamit bagamat meron tayong sa cellphone, pero yung ibang mga equipment na gagamitin po natin sa pag-aaral ay hindi po at buong maghapon yun na nag-brown out doon, hindi po natin nagawa. Kaya na-miss ko po ang
oras na ito, Sabbath na ito, para makapagpahayag po, no? Gamitin tayo ng Panginoon sa pagpapahayag ng kanyang banal na salita. At gusto ko pong batiin ang ating mga tagapakinig sa dyan po sa Bulacan, no? Si Inay Mila Panay, happy Sabbath po. Si Brother June, kamusta na po kayo at happy Sabbath. At ganun din po kay Sister Anna Marie, Kumiya, sa iyong pamilya, happy happy Sabbath sister. Kamusta na rin po kayo? At ganun din po kila Sister Rowena, kay Inay Saling, kila Brother Lito, at kay Sister Emmy Dichoso. Kamusta na po brother at happy Sabbath. At ganun din po kila Sister Juliet, Kumiya, at ganun din po kay Brother Alex. Kumiya, magandang araw ng Sabado po sa inyo. At ganun din po sa ating kapatid dyan sa San Francisco, Batangas, Sister Bell. Happy Sabbath po sa inyong lahat. At sana po ay tayo mapagpala ng ating Panginoon. At ganun din po sa lahat ng mga naka-tune in sa inyong mga tahanan. Nakikinig po dito sa ating himpilan. Magandang araw po ng Sabat sa inyo. Ang basbas nawa ang Panginoon ang siyang ating maranasan sa araw ng buong araw ng Sabat na ito. At ganun din po sa ating mga viewer sa Facebook. At sana po ay nasa mabuti pong kayong kalagayan. Ano man ang ating nararanasan, ang mga pangyayari sa ating lipunan, ay patuloy din lang din po tayong ugnayan o kaya ay makipag-cooperate sa ating gobyerno kung paano natin maibsan yung paglago o paglaganap nitong virus na ito. Yan. At sa ating mga Facebook Live na viewers, happy happy po, happy happy Sabbath po sa inyong lahat from Luzon, Visayas, and Mindanao. Ngayon po ang ating pong riripasuhin na leksyon na ating pong pag-aaralan sa oras po ito ay merong pamagat na The Death of Moses, ang kamatayan ni Moses. Sa nakalipas po ng buong quarter, ano po, ay ating pong napag-aralan ang kasaysayan ng bayang Israel mula po sa lupain ng Ehipto hanggang sa pagkakataon na ito yung pagkamatayan ni Moses. Na kung saan alam po naman natin sa ating ayon sa ating mga napag-aralan, si Moses ay ginamit ng Diyos para matupad ang kanyang pangako kay Abraham na ang kanyang bayan ay mananahando sa lupain na nais ng ating Panginoon na panahanan ng kanyang sambayanan. At nakita po natin dito sa puntong ito kung papaano talagang ginamit ng Panginoon ito si Moses. At maraming mga kaprivilehiyo na sana po ay maranasan ni Moses kapag siya ay namalagi doon sa lupain ng Ehipto. Ngunit siya, dahil siya po ay hinirang ng Diyos at gagamitin para pangunahan ang kanyang bayang hinirang, no, na ilabas mula sa Ehipto hanggang dalhin doon sa lupain ng Kanaan. Ang Diyos ay ano? Ay naroroon sa kanyang lingkod na si Moses. Ayon po dito sa mga talata sa Biblia at saka sa Spirit of Prophecy, ang sabi po rito sa Hebrew chapter 3 verses 5 and 6, "And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony for those things which were to be spoken after, but Christ as a son over his own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end." As a shepherd of sheep, Moses was taught to care for the afflicted, to nurse the sick, to seek patiently after the straying, to bear long with the unruly, to supply with the loving solicitude the wants of the young lambs and the necessities
of the old and feeble. Kaya dito po inilarawan si Moses bilang lingkod ng ating Panginoon. Sabi po dito sa ating binasa, si Moses ay inilarawang bilang isang tapat na lingkod ng ating Panginoon. Na ang bawat salita na kanyang sinasabi o binabanggit ay nagiging itong testimonya sa kanyang tahanan at sa mga nakikinig. Na kung saan ito ang nagiging lakas at tibay ng mga Israelita. Bilang si Moses ay hinirang, tinawag na shepherd, tagapangalaga ng tupa ng ating Panginoon. Yung pong mga tupang mga tao, na kung saan ay inilalarawan, ang pag-aalaga sa gawa ni Moses ay inilalarawan tulad ng isang shepherd na mga nag-aalaga ng kanyang mga kawang, mga tupa, na kung saan sa kahirapan naroroon siya, kapag nagkasakit ay kanyang inaaruga ito at talagang napakasigasig niya para ito ay magabayan lamang. Ganun po, inilarawan si Moses. Pero dumating yung takdang panahon when the people of Israel is about to enter in the earthly Canaan, sila na po ay mananahan doon sa andun na sa border, sa border ng lupang pangako sa lupain ng Canaan. Ano po, ayon po dito sa ating leksyon, meron pong tinatawag nating huling mga pananalita si Moses na kanyang nais na ihayag sa kanyang mga minamahal na mga tagasunod o kaya yung mga Israelita na kanyang gustong iwanan sa kanyang paglisan. Yan. Sabi po dito sa ating pong leksyon, mga kapatid, may isang tanong na, as Moses was about to die, how did the people now view him? Nung nakita po dalata, siyempre talagang maedad na rin si Moses sa panahong ito. Alam natin na bago dumating sila sa punto na ito, ay sila pa ay ginabayan ni Moses sa pakikidigma sa mga Amoreo at saka sa mga iba pang mga tribo doon sa paligid ng lupain ng Kanaan. At ginamit siya ng Panginoon para magtagumpay dahil sa kanya hinahayag ng Panginoon ang basbas ng kanilang pakikipagbaka laban sa mga naroroon nananahan na sa lupang pangako. Ngayon dito, nakita ng mga tao, ng mga Israelita, sabi dito sa ating leksyon, as the people gazed upon the aged men, so soon to take from them, they recalled with a new and deeper appreciation his parental tenderness, his wise counsels, and his untiring labors. No? His prayers of Moses had prevailed with him to spare them. They bitterly remembered that their own perversity had provoked Moses to the sin for which he must die. Kaya dito po, ang bayang Israel ay kanilang, kumbaga, lalo nilang higit na pinahalagahan ang presensya ni Moses sa puntong ito. Kanilang naalala yung tinatawag na isang pagpapayo ng isang magulang, pag-aaruga ng isang magulang, yung kanyang napakatalinong mga payo sa kanila, yung kanyang walang kapagalang pagtatrabaho o paggawa, pagtulong sa kanila, yung paggabay sa kanila, na kung saan minsan sa kabila ng katigasan ng kanilang ulo sa hindi pagtalima sa kalooban ng Panginoon, ay naroroon si Moses na mamagitan, nananalangin upang sila ay hindi parusahan ng Panginoon. No, kumbaga, sabi na
merong isang karanasan sa buhay ni Moses na gusto ng Diyos na parusahan. May panahon na namagitan si Moses, sabi niya, Panginoon, kung sila ang iyong parurusahan, o ako na lamang, wag na lang sila. Dahil naroon na sa kabila ng karanasan ni Moses ay siya'y napaibig na, no, sa mga sa kanyang bayang ginagabayan patungo sa lupang pangako. Siya'y napaibig sa kabila ng kanyang karanasan sa kanila. Nariyan na yung hindi pagsunod, patuloy na bigay ng payo, naroon pa rin po yung hindi pagsunod. Pero umabot sa puntong siya'y napaibig na sa kanila. Kaya sabi niya, Panginoon, kung sila yung paparusahan, ako na lamang. Kaya ito ay naalala ng mga Israelita. No? Alam nila sa kalagayang pisikal, hindi na magtatagal si Moses, no, sa kanilang sa panahon na puntong ito. At alam nila, sabi dito, kanilang naalala dahil sa kanilang pagsuway at hindi pagsunod sa katigasan ng kanilang ulo, no? Ano po, si Moses ay siya ay nagkasala at siya'y kinakailangang mamatay. Di po ba nauna si Aaron? Dahil alam po natin doon sa isang lugar na kung saan naroon, imbis na paluin lamang yung bato ayon sa utos ng Panginoon isang beses at kakausapin ito, magsasalita lamang, ay lalabas na yung tubig. Ngunit dahil sa naprovoke, no? Kumbaga nagalit dahil sa patuloy na pagbulong na katigasan ng ulo ng Israel sa kawalang kapananampalataya, may nagawang bagay si Moses, no, kasama si Aaron, na hindi ayon, no, sa paningin ng Panginoon. Ay kanila lamang tanggapin ang kaparusahan. Ibig sabihin, binabanggit dito na ang Panginoon, kung ikaw man ay leader, binigyan ka ng pagkakataon. Hindi. Kinakailangan, kung ikaw ay nagkasala, dapat lamang na ikaw ay tatanggap ng kaparusahan. At sa puntong ito, nakikita ng Israel ay kailangan tanggapin ni Moses yung kahatulan. So, hindi lang dahil sa katandaan, dahil sa ito yung resulta ng kanyang kasalanan at kinakailangan po siya ay mamamatay. At sa puntong ito, siya ay hinanda na ng ating Panginoon. Kaya muling nanariwa sa isip ng mga Israelita yung panahon ng paggabay ni Moses, yung kanyang pangunguna sa kanyang mga Israelita. Kaya mas lalo nilang mas lalo nila ngayong inaasam na makasama si Moses. Ngunit alam po nila na hindi na yung mangyayari. No? Kaya sabi dito, the removal of their beloved leader would be a far stronger rebuke to Israel than any which they could have received had his life and mission been continued. Bakit naging rebuke po yun? Yung pagpanaw o pagkamatay ni Moses ay malaking rebuke. Dahil yung pagkamatay ni Moses ay ito po kasi kumbaga sila ang naging bahagi kung bakit hindi makakaparoon, kung bakit pinahintulutan ng Panginoon na si Moses ay hindi na makapasok doon sa lupang pangako at siya'y mamamatay bago ang Israel ay paruroon sa lupang pangako. Dahil nakita po nila dahil sa kanilang katigasan ng ulo, hindi pagsunod, yun ang naging kaparusahan. Yan. Kaya dito, mas lalo po nilang minahal si Moses. Di po ba bilang tayong mga anak, minsan magulang,
O mga anak, sometimes we don't appreciate our parents, no? Dito sa puntong ito ay si Moses ay bilang kanilang magulang na matagal nilang nakasama, na sa kanyang leadership, sometimes they don't appreciate the judgment of Moses. That sometimes it is Moses is the hindrance of their happiness. Not minsan si Moses ay nagiging balakid sa kanilang kagustuhan. Oh? Lagi na lang nandoon ang pagsaway ni Moses sa kanilang paggawa ng hindi mabuti. At minsan, hindi ito na-appreciate. Pero kailan sa atin ng mga anak, anong leksyon ang ating mapupulot dito? Sa mga magulang, o lalo na higit sa mga anak, kailan po natin na-appreciate yung yung bang kapagalan ng ating mga magulang? Kailan po natin na-appreciate yung mga pag-aaruga ng ating mga magulang? Kailan natin na-appreciate yung masarap na luto ng ating mga magulang? Kailan po? Sa panahon na po na wala na ang ating magulang sa atin, piling. Kumbaga, mas lalo nating namimiss yung kanyang presence. At ganun po ang nararanasan ng bayang Israel. Na alam nila sa madaling panahon, alam nilang kukunin na siya ng Panginoon. At lalo nilang lalo nilang na-treasure ang presence ni Moses. But they cannot do nothing but to appreciate the work of Moses. Just to refresh, kaya nagtangis, no? Kumbaga dito ay nagtangis sila sa kalagayan. Pero sa kabila noon, gusto pa rin ni Moses. Alam naman ni Moses yung tinatawag nating kalungkutan, no, nararamdaman ng kanyang mga tagasunod. Ngunit gusto ni Moses na ipaalala sa bayang Israel ang mga bagay na nais niyang iparama at ipaalala sa kanila. Dito po ngayon tayo sa subtopic number 2, reading the book of the law. Kaya before they going to enter into the promised land, no, before Moses will go to the mountain at doon siya mamamatay, no, na hinayag ng Diyos sa kanya, ay merong mga kumbaga last word, no, na gustong ipaalala si Moses sa kanyang bayan. Na sinabi dito, kanilang babasahin ang aklat ng kautusan. Yan. Na tuwing sumasapit ang katapusan ng 7th taon, magkakaroon po sila ng tinatawag na Feast of Tabernacle. At sa panahon na yan, ang mga Levita ay kanilang ipapaalala sa Israelita ang mga kautosang ito bilang para sila ay hindi mawala, no, sa pagtalima sa kalooban ng Panginoon, at patuloy silang maalala yung mga kautosan ng Diyos. At isa dito na pinaalala is yung kautosan tungkol sa pananamit, yung tinatawag na the ribbon of blue. Yan. Kasi sa paglabas ng Israelita sa Ehipto, ay ito na ay inayag ng Diyos sa kanila para sila ay madaling makilala. Ito ay isang tanda na sila ay naglilingkod, o sila ay mga Israelita. Sa kanilang damit merong pong kulay asul, no? Doon sa laylayan ng kanilang damit. Ito ay naglalarawan lamang ng sila ay mga lingkod ng ating Panginoon para ma-distinguish, para makilala, pagkakilala na sila ay mga Israelita na naglilingkod sa buhay na Diyos, at naglala yun din na sila ay hindi mga
mga idolatros o yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ganun po, no? Ipinaalala po dito. Ngayon, sabi pa po dito na isa pa na pinaalala yung plano ng Diyos sa kanila bilang bayan ng Diyos. Sabi dito, ang kondisyon sa pagsunod at pagtalima ng Israelita sa kalooban ng Panginoon ay merong kaakibat na pagpapala. Yung sinasabi dito na God give them treasures and goods. Ibig sabihin doon sa lugar na pananahanan nila ay ano, sila ay pagkakalooban ng kayamanan at ng mga bagay, no? At ano pa? Ay pagpapalain lahat ng kanilang mga gawa. At sabi dito, hindi daw sila maghihingi o hihiram. No, halimbawa, ibig sabihin sa kanilang pangangalangan, hindi na kinakailan mangutang, hindi na kinakailan hihiram para ano, dahil sila ay pagpapalain ng Panginoon. At sila ay gagawing ulo, hindi buntot. Para sila ay ano, kumbaga magiging head, no? Magiging modelo sila. At sila naman ay kinakailangang patuloy na mag-observe sa kanyang kalooban, sa kanyang mga kautusan, at sa kanyang pamantayan. Kaya sabi po dito, these promises given to Israel are also for God's people today. Itong mga katagang ito na iniwang mga paalala ni Moses sa bayang Israel ay isa ring pangako sa atin sa panahon natin ngayon. Kaya ano po dapat isagawa po natin? Dahil naroroon na tayo sa sinasabing yung kumbaga sa pagdating sa kapanahunan, yo? Kasi sa puntong ito nasa borders na eh. Halimbawa, sa border between Laguna o San Pablo at Chacaong, nandoon na sa may ano? Escudero, no? Nandoon sa border. At sa puntong ito ay ang bayang Israel sa panahon ngayon ay ganun na rin ang kalagayan. Bakit? Tayo na rin po ay nandun sa very border of the heavenly Canaan. No? Kaya kung bakit po natin ito inuulit at inahayag ang kasaysayang ito bilang paalala din po sa atin, sa ating kapanahunan, na kinakailangan ay ating punding sariwain sa ating isip ang mga salita ng Panginoon at ang kanyang mga kautusan upang tayo ay ano, hindi mawaglit bagkos tayo po ay lubos na mahirang ng ating Panginoon. The children of Israel, after they were brought out of Egypt, were commanded to have a simple ribbon of blue in the borders of their garment to distinguish them from the nations around them and to signify that they were God's peculiar people. But in the New Testament, we are often referred to ancient Israel. For example, if God gives us definite direction to His ancient people in regard to their dress, will not the dress of His people in this age come under His notice? Should there be in their dress distinct from that their world? Should not the people of God, who are His peculiar treasure, seek even their dress to glorify God? And should they be example in point of dress, by their simple style, rebuke the pride, vanity, and extravagance of worldly, pleasure-loving professors? God requires this to His people. Pride is rebuked in His word. Ibig sabihin, mga kapatid, no, sa ating ngayon na mga namumuhay sa panahong ito, merong iniwang ano, na kasuutan sa bayan ng Diyos na pagkakilanla sa mga sumusunod at hindi sumusunod. Ibig sabihin, merong talagang distinct na ipinagkaloob na kasuutan ang kanyang mga tagasunod. Kaya sabi dito, if we have to see dresses that we are wearing, oh, especially now, no? Tayo na mga nakatanggap ng liwanag patungkol sa pananamit,
kung nakikita po natin ngayon ang ating kasuotan ay not in accordance with the principles of God, ano po dapat ang ating gagawin? Ano po ang dapat nating gagawin? Sabi natin ay hindi nga tayo nagpapans, nagdre-dress tayo. Pero isipin po natin, meron pong distinction na ibinigay ng Panginoon doon sa tamang kausuotan. For example, yung length of the dress, the design of the dress, the color of the dress, and even the texture of the cloth, kinakailangan po natin itong i-consider. Dahil kung hindi pala ayon sa haba, ay hindi rin po yun ayon doon sa prinsipyo ng ating Panginoon. Yung design, hindi rin ayon doon sa design na ipinagkaloob ng Panginoon, ay siyempre, anong gagawin natin? Yung kulay na ano rin, at yung texture na kumbaga napaka-init sa katawan. No? Nasasaktan yung ating mga, yung balat ng ating ano at ano ba, hindi maganda para sa kausuotan, anong dapat nating igawin dyan? Kung itong lahat ay hindi ayon sa prinsipyo na i-design ng Panginoon, kahit sabihin na natin nakabalda tayo pero hindi naman ayon doon sa prinsipyo, ay baguhin po natin. Kasi kung hindi, at tayo ay maihahalin tulad din sa pagsusuot ng mga nasa sanlibutan. Kasi merong distinct . Kaya ito ay pinapaalala ng Diyos sa atin in this present time that we are now living in the very border of the heavenly Canaan. Kinakailangan ay magtumibay tayo doon. Kasi, siyempre, yun po ay life and death, lalo na sa panahon natin ngayon. Kinakailangan pala yung mga hindi baluktot, no, na okay hindi nating pagsunod, kinakailangan sundin na natin. Din naruroon na tayo sa kumbaga the last minute, kinakailangan po ay isa katuparan natin, sundin natin lahat upang sa ganoon makasunod tayo at makatalima ayon doon sa pamantayan ng ating Panginoon. Yun po ang nire-remind sa ni Moses sa kanyang bayang Israel. At ito raw ay ganun din para sa atin sa panahon na ito. Kung tayo man ay yung mga prinsipyo ng Panginoon ay alam sa ating pagmumuni-muni ay parang nalalabag natin, yun po naman yung panahon na dapat nating ituwid ito ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Okay? Ngayon po ay dumako tayo sa subtopic number 3, writing a new song. Alam po naman natin ang kasaysayan ng Israel. Ito ay talagang hinayag, no? At sabi dito sa ating leksyon, upang ito ay lubos na maitanim sa puso at isipan, kinakailangan iawit, no? Ano po ang ginawa ng Israel? Kanila itong inaawit. Di ba po ba sa pag-awit, minsan mag-memorize tayo ng Bible verses, mas maigi kung iaawit siya as mas madaling i-express. Di po ba? At yun ang gusto ng ginawa ng bayang Israel. Sa anong layunin, no, ang kanilang karanasan ay ginawa? Kasi ang napapaloob doon sa awit, mga awit na ito, yung kanilang karanasan, no? Sabi dito, this song was not only historical but prophetic. While it recounted the wonderful dealing of God with His people in the past, it also foreshadowed the great events of the future, the final victory in the faithful when Christ shall come to the second time in power and glory. The people were directed to commit to the memory His poetic history and to teach into their children and children's children. It was to be chanted by the congregation when they assembled for worship, and to be repeated by the people as they went about their daily labors. And it was the duty of the parents to impress these words upon the susceptible mind of their children that they might never be forgotten.
Yeah, yun po pala yung pamamaraan na dapat they have to sing it, enchant it, no? They were going to express, no? Their gratitude by singing, no? Kaya sa puntong ito ay hinahayag ng Panginoon, gusto ng Panginoon na may itanim sa puso at isipan. Kaya ang mga magulang ito rin ang kanilang tungkulin na turuan, no? Hubugin at turuan ang kanilang mga anak upang hindi mawala sa kanilang kaisipan at ito ay maging gabay sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Ngayon, ika-apat na bahagi dito ating pag-aaralan is the coming of Christ predicted. Hinayag din po dito sa ating leksyon na kung saan ang pagdating ng Panginoon na nahihiyag dito. Na sabi dito sa ating leksyon, may isang tanong na, how are we reject Christ if we set aside the Old Testament? No, lalo ngayon sabi nila, we are now living in the New Testament time, not already in the Old Testament time. Kaya nga po ang Biblia tinawag pong Bible, no? Simply to analyze po. Bible contains the Old and the New Testament. Hindi po natin matatawag na Biblia yan kapag we are only taking the New Testament or the Old Testament. Kasi meron din pong mga individuals o kaya mga sekta na sila lamang ay naniniwala lang sa Old Testament. At meron din ang iba ay naniniwala sa New Testament lang. At hindi nila kinikilala ang Old Testament. Kaya sabi po dito sa ating leksyon, ano po daw mangyayari kapag i-reject po natin ang Old Testament? No? Sino po ba ang nagpahayag sa yung paglitaw o yung pagdating ng ating Panginoon? Di po ba? Si Moses kanya rin po inahayag na sa Israelita ay manggagaling ang isang Mesiya, no? Na tagapagligtas. At ayon din sa mga sa sulat ni Isaiah, kahit si Jeremiah, ipinahayag doon. Yan ay nasusulat sa sa lumang tipan. Kaya sabi po dito, many who claim to believe and to teach the gospel a similar error. They set aside the Old Testament scriptures of which Christ declared, they are they which testify of me. Ano daw po? Ito palang mga sulat na ito ay nagpapatunay lamang, nagpapahayag ng katotohanan tungkol sa ating Panginoong Hesukristo. O bakit pala natin i-re-reject kung ito pala ang mga salitang ito sa lumang tipan ay nagpapahayag, no? Sa ating Panginoong Hesukristo. In rejecting the old, they virtually reject the new. Yun po pala. Kapag inyo palang nireject ang Old Testament, we are also rejecting the new. Yan. Kaya sabi po dito, no man can rightly present the law of God without the gospel or the gospel without the law. Yan. Yan. And the law is the gospel embodied. The gospel is the law unfolded. The law is the root and the gospel is the fragrant blossom and fruit with its bears. Kaya sa puntong ito mga kapatid, napakahalaga pa rin na napakahalaga both the Old and the New Testament because it testifies about Christ and our salvation, no? Kaya wag po nating i-reject ito. Ito ang mga katotohanan na nais ng Panginoon na ihayag sa atin. Ano man ang katotohanan sa lumang tipan, ayan din po ang katotohanan sa bagong tipan. Kung ano man ang katotohanan sa bagong tipan, ayan din po ay napapaloob sa lumang tipan. Kaya sa puntong ito ay kinakailangan nating pag-aralan both the Old and the New Testament because it testifies about Christ. Okay? Dayo po'y dumako sa huling subtopic, no, ng ating leksyon, Moses' death and resurrection. Sabi po dito sa atin, isang katanungan para sa atin mga kapatid.
As Moses considered the riches and fame he had left behind in exchange for life of toil and hardship, why did we have to regret? Ano po ba yung, do you think Moses in this very point na kung saan siya na ay lilisan, siya po ba ay nagsisi sa kanyang pinili? Kasi alam po naman natin ay doon sa bayang Ehipto, meron talagang pagkakataon na si Moses ay kilala ni mas higit na ruler ng Ehipto. Alam naman natin ang kasaysayan ni Moses. Pero mas pinili niyang pangunahan, paglingkuran ng Panginoon. And the very point of his life, sa palagay po niyo kaya sa ating pinag-aralan sa kasaysayan ng buhay ni Moses, umabot pa kaya sa isip niya na pinagsisihan niya na piliin ang paglingkuran ng Panginoon? Dito po sa ating lesson, hindi po pinagsisihan ito ni Moses. No? Hindi po niya ito pinagsisihan. Sabi dito, he did not regret the burdens he had borne. He knew that his mission and work were of God's own appointing. No, yung pong pagpili niya na paglingkuran ng Panginoon ay hindi po niya pinagsisihan ito. Dahil alam niya ay ito ay ipinagkaloob ng Diyos. Kumbaga siya'y hinirang ng Diyos. Nung kanyang tinanggap ito ay isang pribilehiyo na paglingkuran niya ang Panginoon. At ito ay itinakdang gawain na itinakda ng Diyos para sa kanya. Kaya hindi po siya, kumbaga hindi po siya nagsisi sa anumang kalagayan, no, sa puntong ito. O sa kanyang buhay na paglingkuran. Kumbaga sabi na hindi niya na-enjoy yung buhay niya . Paano kaya? Sa atin po kaya mga kapatid, ano kayang leksyon na nais na iparating nito sa atin? Sa atin po bang pagtanggap sa ating Panginoong Diyos bilang ating Diyos at tagapagligtas? Kasi merong mga individual na, bakit ganun? Kung kailan sa panahon ako nagpasakop sa Panginoon, mas marami akong naranasang pagsubok. Ibig sabihin, nagsisisi na siya. No? Ano po kaya? The same, ano po ba rin kaya sa atin? Pagsisisihan po kaya natin na tutularan natin si Moses na hindi niya pinagsisihan yung kanyang paglilingkod sa Panginoon. Lalo na po, especially in times of trials, no? In times of pains, in times of sufferings, in sickness and persecution na nararanasan natin, baka naman po ay nakakaisip tayo na hindi na sana ako muna nagpabautismo o kaya ay naglingkod sa Panginoon. No? Kaya sa atin, yung leksyon dito na gustong iparating ni Moses, sabi dito ay sa kanya, he never regrets, no, accepting the work and suffering with the people of Israel. But he accept this kind of labor as a privilege to be a part of the work of Christ. No? Dito hinayag. Bakit po? Dito sa ating leksyon, si Moses ay merong sa huling kapanahunan, no, sa pagdating ng ating Panginoon, sinatawag natin in the Mount of Transfiguration, ihinayag dito na si Moses po ay nagre-represent sa mga tapat na banal, no, na namatay, ngunit sila ay tapat, pero sa huling panahon ay sila ay babangon. Kumbaga, muli silang bubuhayin. At ito ay nagsisimbolo kay Moses. Siya ang nagre-represent sa mga mananampalatayang ito na nagpursige, nagsumikap, no, despite of pain, suffering, persecution, sickness, but they continually struggling not to be serving the Lord. Sila ay nagre-represent kay Moses sa panahong ito. Kaya sa panahon na yan, sila ay pangungunahan ni Moses
in the time ng panahon ng pagdating ng ating Panginoon. No? Kaya sabi doon is, no regrets, in exchange of earthly privileges, he chose to labor with God and gaining the heavenly Canaan. Kaya sa atin mga kapatid, dito sa kasaysayan no, na ating napag-aralan sa pagkamatay ni Moses, buong pagtatangis ng bayan ng Israel. Ngunit ang mga salita at buhay at paglilingkod ni Moses ay naitanim sa kanilang isipan nang walang pagsisisi. Kaya sana po sa atin ay patuloy po tayong manampalataya sa Panginoon. Ano man ang nararanasan nating kalungkutan, hirap, financial, spiritual o material, no? Ay tayo lang patuloy na kumapit sa Panginoon, manampalataya sa Kanya hanggang makamtan natin ang tagumpay na hinahanda o tagumpay na kapiling ang ating Panginoon doon sa lupang o doon sa langit na hinanda ng Panginoon sa bawat isang magtatapat at patuloy na magtatapat sa paglilingkod sa Kanya. Sana mga kapatid, sa puntong ito ay meron po tayong mga na kalap na mga pangkalakasan natin sa ating spiritual. At dalangin po na inyong lingkod ay tayo higit na mapagpala sa araw ng Sabat na ito. At ang mga salitang ito ay lubos na madariwa sa atin bilang kalakasan natin habang tayo ay naghihintay sa pagparito ng ating Panginoon. Bago po natin tapusin, tayo po muna ay manalangin. Mapagpala at mahabagin naming Diyos, ang tahanan po ay sa mga langit. Kami po ay muling nagpapasalamat sa inyong pong banal harapan. Salamat po sa inyong paggabay sa aming pong pag-aaral ng iyong banal na salita. Dalangin po namin ang presensya ng banal na salita siyang bawat kumatok at humipo sa puso ng bawat nakikinig at nakinig ng iyong mga salita. At inyong puspusin at pagpalain ang bawat isa. At hanggang kami ay makaranas ng tagumpay at kami ay makaparoon sa lugar na iyong pinangako sa bawat isa sa amin. Salamat po Panginoon. Ito po ang sapot dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Okay, muli po ay happy Sabat sa inyo pong lahat at wag po kayong standby lang po at mamaya ay pangunahan po tayo sa present lesson ni Brother Samuel Andres. God bless po sa inyong lahat.